And si DJ Rocky. And DJ Ina Mosa. Ina Mosa! May isa-shoutout ka pa ba, John? Yes po, meron na naman ako isa-shoutout ngayon. Gusto ko lang pong batiin ng happy-happy listening. Yung mga nagsilbi kong ate at kuya by faith. By faith. Ayan, si Kuya Daniel Aaron Tumugbong, si ate Jamie Belorente. And andyan din po yung mga co-workers ko po. Ayan, sina, yung ngayon po, tsaka yung dati. Yun po, yung mga ngayon, yung cohorts ko po, yung tawag sa kanila. Bakit cohorts? Yun po yung tawag dun sa, ano po namin, sa company po. Parang team po. Okay. Opo, okay. Bale, yun po, yung mga cohorts ko na pusakal. Pusakal ang bunto. Ano po, sina Ate Juvie, Ate April, si Kuya John D, si Kuya Mike. And then, yung mga former workmates ko rin po, ayan, sina, dun po sa first job ko naman po, back then, sina Richard Sencio, sina Ate Jaisel, Arlette, and si Ford. Ayan po. So, parang napansin ko, puro mga ate kuya mo tong mga to, ha? Totoo po. Ikaw ang bunso. Opo. Talaga. Opo. Since po kasi parang yun nga po, workplace setup po siya. So, parang usually po ako po talaga yung bunso. So parang baby na po nila ako noon. Talaga, nabibaby ka nila. Buti wala namang kuya na nanligaw sa iyo bigla. Hindi na lang po ako mag-talk. Ah, meron nga. Hindi ka nalang mag-talk. Pero itong mga church mate mo ito, sobrang babait, sobrang welcoming nito sa'yo. Opo, sobra po. Sobra po sila, both yung church mate ko po and yung mga workmates mo. Opo. Kaya sobrang, since nga po panganay po ako, ganun, parang naging ate kuya, figure po talaga sila sa akin. Ganun po. Tapos, though hindi naman po nawawala yung bulihan, ganun, pero andun po yung pambubuli na may respect pa rin po sila sa akin kahit na yung age namin is different po. Kahit na younger po ako sa kanila. Ganun. Gano'n ba ka laki yung agwat ng mga edad din? Actually po, yung pinakamatanda, ano po siya, daddy na po siya eh. Kasi may anak po siya, nakaidaran ko na lang po. Siguro mga nasa 40s na po siya. Ah, 40s na? Opo. Okay. Yun po yung pinakamatanda. So, yun yung pinakamatanda. Tapos, pababa na. Opo. Okay. Masarap sa buhay na magkaroon ka ng kaibigan na mas matanda sa'yo, ha? At itong kaibigan na ito, yung nakakausap mo sa mga mas malalaliman na usapin. Apo. Kasi sila yung makapagbibigay ng wisdom, eh. And normally, apo, yung mga wisdom, hindi yan na ibibigay ng kaedad mo o mas bata sa'yo. Mas na ibibigay yan ng mga taong laspag na. Charot! De, mga taong marami ng experience sa buhay. Opo, kumbaga, marami ng pinagdaanan. Opo. Kaya po, usually rin po talaga sila rin po yung mga nagbibigay sa akin ng mga advices po, ganyan-ganyan. Kaya, pieces of advice. Opo. So, kasi nga po, yun po, based sa mga experience din nila sa mga buhay-buhay. And nakakatuwa po, since magkaiba po sila ng setup. So, kumbaga, nagiging variety po ng wisdom yung nakukuha ko from them. Like, iba-iba po. Oo. Diverse po, based sa, syempre, iba-iba po sila ng experience. Mm-hmm. So, iba-iba po sila na share sa akin. Iba-iba po nang natutunan ko, yung natututunan ko mula sa kanila. Oo. Katulad ng ano yung mga natututunan mo, dapat pag nagkaroon ka ng asawa, may ganun na ba mga ano? Mga lessons? Meron po. Pag mamimili ka, pero dapat po, ganito, ganyan. Actually po, nito lang po, nagbibiroan nga po kami dyan, ganyan, sabi ko po. Siyempre, nagbibiro po ako doon sa cohorts ko po. Sabi ko, parang gusto ko na lang po mag-asawa. Ganyan, mga ganun po. Sabi, sinabi mo yon. Opo. Tapos sabi na, ay naku be, hindi mo gugustuhin. Kasi po, meron po sa kanila na, parang hiwalay po sila, separated po. Ayan, nilaglag mo na. Sorry po. Pero yun po, iba-iba po sila din ng ng mga perspective po na makukuhaan sa kanila. Na parang at some point, maiisip ko, alin dito yung pinaka parang applicable sa akin. Ganyan. Totoo. Tapos mapapaisip ako na ma-apply ko ba to sa buhay ko? And saka hindi kasi lahat ng mga opinion ng iba or parang pieces of advice na ibibigay nila sa'yo or yung wisdom, may apply mo sa sarili mo. Kasi magkakaiba naman tayo ng values, magkakaiba ng personality, saka magkakaiba ng preferences. Okay. So, kung ano yung pinakaswak sa'yo, yun yung kukunin mo. Okay. And I believe itong mga taong to, magandang source of information at the same time experiences para natututo ka rin talaga sa kanila. Hindi mo man ma-apply fully sa buhay mo, at least magkaroon ka man ng idea. Apo.
Ayan. Tapos pagka pinagsama-sama po yung mga ano po nila, mga experience po nila, mga shenanigans nila sa akin. Parang ang ganda pong i-absorb since sama-sama sila na may negative, may positive. Pero kung i-apply ko siya sa akin, parang it will make sense both perspective po. Eh paano 'yan? So sa mga kaibigan mo naman, yung mga kapatid mo, syempre younger sila sa iyo. Yung ibang mga friends mo, meron ka mga kapatid na younger than you. Syempre kailangan mo din diyan na mag-ate-atehan. So ang nangyayari ba na kung paano kanila binibigyan ng advice, parang you mirror it also dun sa mga kapatid mo? Yes po. Ah. Ano po, usually po, since yung mga kapatid ko naman po kasi mga bata po sila. So, gano'n ba tanda na itong mga nakababata mong kapatid? yung sunod po sa akin, 16 po siya. Ah, okay. And then, yung bunso po, turning 9 na po sila. This August 18 po. Sino yung ano, yung kambal? Yun po, yung bunso po. Yung 9? Apo, turning 9 na po sila. OMG! Mga ano po sila. Ang liliit pa pala nitong mga to. Opo. Kaya, ano po, iba yung approach po sa kanila when it comes po sa ganun. Pero, if yung pieces of advice naman po, ang pag-uusapan, meron din po dati kasi sa org namin, nung high school, senior high school po ako, since I was the president, ganun. President ng mga ng madadaldal, ganun. medyo po. Ano po, yun po, yung org po namin na yun, ako po yung president. So, kapag mostly, syempre po yung mga sumunod sa akin na position, may mga mas bata po sa akin. Parang nagli-leader-leader ka na talaga. So, hindi masyadong parang hindi masyadong malayo at hindi rin masyadong, hindi ka masyadong nag-adjust dahil kung baga leader ka na halos sa bahay ninyo eh. Tapos doon pa sa school ninyo, leader ka na. So talagang born to be a leader ka. Kaya meron pa ng ano, nung alpha woman ang attack. As a? Alpha woman. Alpha woman. Strong, independent. Buti hindi mo sinasabihan yung dalawa mong bunsong kapatid na, magpatuli na kayo. Hindi pa naman po. Hindi pa naman. So, abangan na lang namin yan. Okay. Anyway, kung gugustuhin po nila. Ayan, kung gugustuhin nila. Gusto mo, basta meron mga, operation tuli, ganyan. Pero mukhang matagal pa po. Anyway, andayan pa po namin pagkakwentuhan dito ni DJ Ina Mo. Anong mo? Mo? Sa. Mo siya. Huwag kayong ano dyan. Ina mo nga. You're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!